Hello guys! Welcome to my new vlog. Kamusta na po kayo? Sana okay lang kayo. So, for today's vlog po, ang aking i-share is about po sa pag-a-apply ko sa Upl-Ccl. So, paano po ito nangyari? So, bago ang lahat, kung bago ka sa channel ko, please subscribe to my channel, Kaya Vlogs, and hit the bell notifications for new updates sa mga gagawin ko pang mga vlogs. And here we go na. For today's po, share ko po today is yung naging experience ko sa interview ko regarding nga po sa UPL. So, magsisimula muna tayo. So, the first thing po ang nangyari sa akin is when I browse po sa post sa mga FB, kita ko po kasi na hiring sa UPL which is noong August 4, 2021 and may mga list po doon ng mga hiring. So, ang ginawa ko po, kinuha ko po yung site nila and then I tried to apply for that position na ina-applyan ko. And then, dun po sa email ko, ang nakasulat po doon is yung parang pinapakilala ko yung sarili ko tapos kung ano yung ina-applyan ko and then ano yung purpose ko, ba't ako nag-apply and then in-attach ko yung resume ko. In that moment po, I got a text from my phone which is noong August 7, 2021 and ito po yon si Miss Shera Kuriba po ng UPL Recruitment yung nag-interview po sa akin. Nung ano po yon, ang nakalagay po doon is meron akong interview August 10 and then nakalagay po doon yung set up time na doon po sa text. Then yun po, syempre bago po nangyari yon or after po nangyari yon, syempre nag-prepared po tayo sa interview po syempre. Syempre kung ano po yung ina-applyan nyo, doon po magbe-base lahat po ng mga questions po ng mag-interview sa inyo. And then nga, days ako nag-prepared for that interview. And then, yun na nga, nung nag-August 10 na, I got a call kay ma'am. Yun ang nangyari sa akin, umakit ako sa second floor kasi sa baba maingay kasi may mga baka. So, I got a call from her. And then, unang yung tanong sa akin is, how are you? Sabi ko, I'm good. Sabi ko sa kanya. And then, the next question is, yun na yung about na nga dun sa trabaho mo. Lahat ng questions dun lang umikot. It was good, it was fine. And yung narinig ko ngayon, medyo sobra. Kahit na nga praktisado ka sa interview mo, kakabahan ka talaga kasi parang first time parate. Kahit na na-interview ka na before, parating first time. Kakabahan ka, nandun pa rin yung kaba mo. And then, medyo natuwa ako syempre. Okay naman siya, ang sabi niya sa huli sa akin is ano yan? Hindi pa ako talaga fully hired, but ano na siya, yung parang next kasi nung initial is for orientation na yun yung about sa kung ano yung company na applyan mo and then so on the final interview. And sabi ko sa kanya, what if sabi ko sa kanya, ma'am, Shera, paano po yan? Well, kung may orientation po, need ko po bang lumabas ng NCR? Kasi po, di ba, isip kita siya, no, sabi niya, no na, sabi niya gano'n. Kasi, ano na tayo, more on virtual lang yung mangyayaring orientation. So, virtual orientation. Then, yun, sabi ko, sige po, ma'am, thank you. Kasi sabi niya, kung may mga questions pa ako. Sabi ko, okay, ma'am, wala na po. Then, yun na nga, okay na ako doon. And then I got a email from Yahoo which is nung kalimutan ko na yung date pero lalagay ko na lang din dyan email regarding doon kung kailan yung or ano yan yung virtual orientation anong oras. Ang oras niya is 11 a.m. so nakalagay doon is 5 minutes before the virtual orientation dapat naka-set ka na.
So, ang ginamit ko lang is my phone, which is this. And then, yun na nga, August 14, yung pinaka virtual orientation ko from UPL. And then, so, ito nga pala yun. Na-record ko naman siya. And then, yung tinalakay ko sa virtual orientation is about, after kasi na initial interview is, we need to take Marlins. Ano kami, nasa 7-8 participants, halo-halo kami, may department, may hotel department, nakalimutan ko na sinabi ng department. Nasa 7-8 kami participants. Meron nga kami kasama din na nasa ibang bansa, Okada, kasi iba nasa barko pa. And then, ang sinabi nung recruitment officer is mag-take na exams, and kasi nga medyo nabago na daw yung system regarding sa CCA or online na tayo kasi diba pandemic, hindi pwedeng lumabas or yung mga tao, limited yung mga sasakyan, iba nasa ibang lugar, probinsya, mahirap lumuwas. So, ang ginawa is more on online na lahat. So, ang mangyayari, take exams and then they will send an email to you, which is kung paano yung mode of payment na gagawin for taking Marlins exam. And then, schedule for the exam. Kung kailan ka magti-take. And if for example, ipasam po yung Marlins exam, ang sabi po ni sir is mag-set po sila ng final interview, which means yung po principal interview na manggagaling pa po sa ibang bansa, which is for example na po Miami, yun po yung sabi ni sir. So taga ibang lugar, ang gagawin po nila is digital recording ang mangyayari. Bali si applicant, si interviewin na naka-record, then isi-send po daw yung sa mga sila po daw yung magsasabi if papasa ka or sa qualifications na meron ka. So, ganun po daw yung mangyayari ngayon. So, hopefully, maging maayos po yung magiging exams po namin lahat. Sino ba na maayaw na makasampa? And then, hopefully na maging okay or smooth po yung magiging process po ng application namin. Pag naipasa po na yun, ilalagay na siya sa database ng UPL. So, sunod-sunod na po yung magiging process nung application namin, for example. So lahat po pala ng mga nag-apply po ng mga Marines or Marina, ganyan. Pag may hiring, grab nyo po yung opportunity, applyan nyo po. Kasi hindi nyo po masabi, baka bigla na lang kayo i-text or may email po kayo sa mga emails nyo. And then, diba po, yung mga inihintay nyo, mga tawag ganyan, or interview. So, tingnan nyo parate para yung ano nyo, apply nyo dire-diretso, and huwag po kayong mawala ng pag-asa when it comes po sa pag-apply. Ganun po talaga kasi pandemic. Saka nag-aano na sila, nag-hired naman sila, supposedly, and yun po, maging matibay lang po tayo sa laban ng buhay kasi lahat naman po tayo pare-pareho. Mahirap man o mayaman, may mga pinagdadaanan. So, maayos po sana lahat ng apply, and more or less, prayers po talaga when it comes po sa families, application, lahat po ibigay natin kay Lord, lahat ng mga pasan natin, siya mag-take over lahat ng mga ginagawa natin. So guys, now may mga natutunan po kayo sa aking vlogs na po ito, and makatulong po sa mga aspiring seafarers po na gustong mag-apply kung saan man pong barko na gusto nila. So, hello po, bye-bye!